Dr. Zach, ang nating rider na doktor. And siyempre, one of the bloggers of Pangasinan, Kuya Den Vlogs. Yan. So siyempre, we would like to thank our boss, yan, Boss Roscoe Odulio from BP Sales Marketing, Wiltec Group of Companies, and also Boss Philip Garcia of our Regional Manager, Central Luzon, Big Bikes Division, siyempre, yung ating kaibigan, si Joel Ilaw. Joel Ilaw, the manager of Wiltec Big Bikes, Pangasinan, siyempre, walang iba. Siyempre, pasalamatan din natin ang ating mga sponsors, kagaya ng Premium Gears, siyempre, nadyan ang Wiltec, nadyan ang Sapphire Tires, nadyan ang Evergreen Rubber Group of Companies tsaka MSK Philippines. And siyempre, ang ating magiging partner soon, si Itel Mobile. Yan. Ngayon, ang papag-usapan natin is regarding about mototourism, endurance, and vlogging. And siyempre, bago ang lahat, pakilala muna natin ang isa natin na isa nating guest ngayon, si Kuya Oliver. Kuya Oliver, magandang hapon sa'yo. Yan. Yes, good afternoon. Thank you for the invitation, sir. And siyempre, nadyan din ang ating doktor, yan, Dr. Zach, ang kabiyak na puso ng aming kaibigan na walang iba, si Clara Moto. Yan. Yes, Papa Bold, magandang hapon. Yan. Yan. Salamat sa pag-imbita sa amin. Yan, doktor na rider yan, guys, ha? Doktor na rider. And siyempre, Kuya Den Vlogs, one of the pride of Pangasinan, siyempre, yeah, ang vloggers. Papa Bold, maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa isang mototalk. Yun lang. Siyempre, ang papag-usapan natin, simulan natin kay Kuya Oliver. Kuya Oliver. Yes, Papa Bold. Kasi ang usapan ngayon is regarding about tourism. Yan ang uuso ngayon ng mga pagdating sa motor, no? Nawawala na yung medyo race ng konti. It's napupunta sa endurance and tourism. Ano ba pinagkaiba nito ng moto tourism and endurance? Ano pa pagkakaiba nito? Ah, okay. Magandang tanong po yun, Papa Bold. Sa akin, kasi nakapag-apat na time, four times na kami na nakapag-tagal endurance. And then, nakasali na rin kami sa SOCOM last year. Ang difference between ng motori at ng motorism is yung Philippine Loop. Oh, Philippine Loop. Yes, sir. Ang kagandahan talaga sa Philippine Loop, may explore mo yung kagandahan ng Pilipinas. And then, wala kang kinoka na oras. Hawak mo yung oras mo. So, mas maganda yan, no, kaya? Yes. Para sa akin po, ah. Dahil I've been, nakapag four times na rin ako sa endurance ng Boss Ironman. And then, ito mas mag-enjoy kayo. So, you mean pag endurance is time pressuring? Correct. Parang ikaw yung nape-pressure sarili mo. So, hindi ito mind conditioning. So, parang mahirap yata, no? So, ano naman ang preparation nyo, kuya, pagdating sa tourism? Yan. Siyempre, Philippine Loop yan. Yes, sir. Kailangan mo i-condition sa family. Condition mo family na mawawala ka ng ilang araw. Ayun yun eh, no? Oo. Yun talaga. Means, baka mapalo eh, no? Correct. Okay lang yung endurance. Sabi ng misis ko, endurance is one day. Pero yun nga, very risk ang endurance compare naman sa Philippine Loop. Sa Philippine Loop kasi, tatlo po kami. Ang maganda rin kasi dito, may mga kasama ka, okay lang siya. Walang pressure kahit na magka-problema sa kalye, wala kayong nahabol. Importante, makauwi ka lang doon sa tutuluyan mo, maayos kayo makakatulog para kinabukasan, maayos kayo makaalis. Condition. Yes. Hindi kagaya ng endurance, talagang kailangan tapusin ko ito. Tsaka yung energy level mo, ang taas eh. Correct. Pero pagka, kuya, pagka ba sa tourism, yung moto-tourism talagang, Chill ride lang. Talagang lahat. Yes. Oo. Kasi i-enjoy mo yung view. Kukuha ka ng magandang makakukuha mong picture. Sa endurance, hindi. Wala na. Walang ganun eh. Ang maganda talaga sa Philippine Tourism, Papa Bold, is yung may ikuta mo talaga siya. Makikita mo yung mga iba-ibang lahi. Alam mo yung matatakot ka sa ibang lugar, eh, pero hindi palang ganun. Oo. Kasi di ba napapanood lang natin sa TV na ganun lang. Pero hindi pala yun yung tunay. Hindi po yun tunay. Yun ang pinakaiba. You have to experience what you see, what you get. Sabi nga nila, di ba? Kaya ang ganda rin ho ng Philippine Tourism. Yan, guys, ha? Philippine Tourism, Motor Tourism. Yan din talagang tumatatak at nauuso ngayon. Correct. Okay. Opo. So, kuya, balik muna natin kay Dr. Zach. Ito si Dr. Zach. Yes. Ito. Ito, doktor na rider.
Paano naman nyo, Doc, naipasok yung pagmumotor sa rider? Paano pumasok sa inyo? O bata pa lang ba kayo? Talagang hilig nyo na yung motor? Yes, Papa Bolt, totoo yan. Bali, bata pa naman ako, bata pa ako noon. Yan, nahiligan na rin natin magmotor. Yun lang, medyo salat pa sa pera noon. Kaya hindi tayo agad-agad na nakabili o kaya makaabil niya ng ano, motor na sarili mo. Wow. So how do you feel right now, sir? Ikaw ba ay nakapag ano, mototourism na? O? Yes, sir. Mayroon na rin na nasalihan natin bukod sa mga endurance like Busayerman, pati rin sa Underbond na nga. Sumasawak na rin, ano? Alam mo ba yung Papa Maganda Bolt? Yan. Oo, alam mo ba yung Papa Bolt na talagang ini-enjoy mo lang yung ano? Yung scene. Oo, alam naman natin na sa endurance ay may time attack. Mabilis ang tibok ng puso mo dyan. Mabilisan kasi nga gusto mo makatapos ka agad or at the same time. Kung mayroon kang tina-target na oras. Oras, ayan. Pero, hindi karera talaga ang endurance, no? Yes, dapat ganun dapat sana, Papa Bolt, hindi karera. Kumbaga, pairalin pa rin natin yung kagaya ng nasabi ni Sir Oliver na moto-tourism talaga. Nataon lang na itinaan sa endurance, pero hanggat maaari sana, i-take natin na chill ride lang. Parang magiging maganda ang usapan natin ngayon ni Sir Oliver tsaka ni Doktor. Doc, balikan kita mamaya. Dito muna tayo sa isang vlogger natin, si Kuya Ten Vlogs. Yan. Kuya Ten, yes, kamusta naman? Ayos na naman. Medyo ano, hindi masyado nakapag-focus na vlogging ngayon kasi mas pinipili ko kasi magtrabaho. Pero yung vlogging is nandyan pa rin yan. Actually, sinisingit pa rin natin. For example, may mga trabaho tayong pinupuntahan. So, syempre, sinasabi na natin ng vlogging. Diba? Talagang kinukontent mo na. Oh, kinukontent mo na. So, ikaw, ano naman masasabi mo about mototourism and endurance? Anong pinagkaiba ng dalawang yan? Para sa akin nga yun, yung parang endurance kasi, parang nagmamadali sila eh. Parang hindi mo mai-enjoy yung moment na, for example, yung ibang endurance is, ngayon ito, may paglulup sila. Ngayon, paano mo masasabing ano yun, parang endurance, di ba, yung parang Pabilisan. So, yun nga, sabi nga ni Sir, yung dalawang Sir natin, na hindi mo ma-enjoy yung tanawin kung nagmamadali ka. Yun. Correct. Tsaka syempre, dapat, syempre, paano mo matitikman yung masarap na pagkain doon? Oo, di ba? Tapos, syempre, i-consider na rin natin yung safety. Yun. Yun lang naman yung ano sa akin. Pero, ang sarap na usapan natin ngayon. Eto na. Dadating na tayo sa pinakamasarap, no? Kuya Oliver! Yes, Papa Bolt. Sa pinuntahan natin, saan ka nagandahan? At ano na experience mo sa lugar na yon sa mototourism? Okay. I've been there in Mayon, pero iba pa rin yung iba, ikaw lang Mayon. Marami kami naikutan. So, the best para sa akin, si Siargao. Wow, Siargao talaga yan. Talagang yung kasama kong sina Doc, Dr. Lima at saka si Dr. Ray, talagang minainset nila na magsasiargao kami. Maganda siya puntahan. Pangalawa, si General Santos saka si Davao. Because of sa pagkain. Yun! Doon mamarirealize na mura ang tuna sa kanila. Dito sa atin, mahal, pero sa kanila napakamura. Kasi marami doon eh, no? Marami din, oo. Sa Jensen kasi nanggagaling yung mga tuna. So, Kuya, how about the, ano, yung pakikitungo ng mga tao sa bawat dating niya sa iba't ibang lugar? Anong pinakamagandang lugar? Sa akin, si Kuan, si Pink Mosque. Uy. Nagulat ako doon, pumunta kami doon para mag-picture lang kasi kailangan namin umuwi na kagad. Kasi may nahabol din na. Photo ops. Yes, photo ops. Kasi required sa Philippine Loop ang photo ops. Mm-hmm. So, part of it, kasama na rin yung sa pag-travel mo. I-enjoy mo nga talaga yung mga mapupunta. Yung mga bata doon talaga in-approach nila kami. Wow. Although, ang babae nila, sila yung magsasabi, tumayo ka dyan, kami bahala sa'yo, kami magpipicture. Wow! Yun yung parang source of, parang, what do you call this? Philippine culture talaga natin yes. Yan eh. Oo. Yung, ano ba tawag dyan? Hospitality. Yes, correct yun. At saka doon ako lang nagtataka, pag nakakita sila ng ilaw ng mga motor, doon yung mga tricycle, talagang tumatabi sila. Okay, so talagang alam nila. Yes, na-expose sila. Sabi ko, nung mag-uusap kami, tignan mo itong mga to, di pa kami bumubusina, makita alam lang yung ilaw, tumatabi sila. Bibigyan kanila ng daan.
So ibig sabihin, talagang aral sila, pag may ilaw ang isang motor or isang sasakyan, isa lang ibig sabihin nun talaga, kuya. Ako tumatatak sa akin, correct me if I'm wrong. Yes. Pagka may ilaw ang isang motor, hindi ko naman sasabihin na, alam ko, it's emergency or other mabilis. Yes, oo. Yan yung nasa mind ko. Yung kaya siya nagbukas ng ilaw. Doon kami na-amaze eh. Talagang kahit na ilaglag nila yung third wheel ng sidecar nila, para makadaan lang kami. Wow, talaga. Hindi mo makakakal na yung lugar na yun yung kinakatakutan. O kaya, shout out mo yung lugar na yun. Okay. Sa Maguindanao po to. Sa may Pink Mosque. Ang babait po ng mga tao dyan, mga bata dyan. Ang napakabait. Although, lahat po na napunta namin mababait. Mm. Pero we really appreciated yung mga kids. Hospitable nila. No? Yes. Galing, galing. Mm. Galing naman natin kay Dr. Sack. Yan. Doktor! Yan, yes, ito. Idol ko itong pagka nakikita ko, naging nangiti ito. Dok, ang tanong ko lang naman, kagaya din nung kay Kuya Oliver, saan yung pinakamasarap na napuntahan mo when it comes in moto tourism? Yan, bali, dito lang ako sa Norte, Papa Bold. Oh, eh, yun dahil maganda naman dito talaga. Opo, marami talaga. Sa magaganda talaga. Halos lahat naman eh. Pero parang ang nagtatak lang sa akin, Papa Bold. Dito sa may Galliano. Ay, sa Galliano. Oo, sa may Galliano. Anong experience mo dyan? Ang experience ko dyan, yung very tricky kasi yung daan eh. Alam mo naman, masikip. Masikip, ano, tapos, yun nga, medyo congested parang virgin pa siya. Congested. Oo, congested siya. Tapos, medyo uphill pa yung iba. Uphill pa. Aba, adventure parang, yung gusto nito. Oo, kompleto talaga. Bago ka pa nga makarating doon, eh, nagbalsa ka pa. Oy, sarap niyan. Parang ano, yun yung adventure talaga. Adventure na adventure. So, na-appreciate ko yung lugar. Na parang first time kong narating yan, pero yung ibang-iba sa pakiramdam. Oh, iba-iba sa pakiramdam. Parang yung iniisip mo, takot ka, pero pagka na-try mo na pala, hindi okay pala. Hindi naman pala. So, Doc, paano naman, paano naman kung, eto magandang tanong eh. Hmm. Kung kayong dalawa ni Ma'am Clara Moto ay mag-i-endurance, tandem kayo sa hindi natin pala endurance, moto tourism. Mm-hmm. When you go Philippine Loop. Mm-hmm. Siyempre, ano pinaka-romantic na lugar na pupuntahan nyo? Nadami yun eh. Alam ni Kuya Oliver yan. Dapat talaga walang sabit na dyan, ha, Papa Bolt. Dalawang-dalawa lang kami. Dalawa lang kayo. Tandem. Para maski anong island yan, mapuntahan natin. Iyon! Magagawa namin ang ano namin gusto namin. Iyon, o. Anong kuya? Isa nga daw ang Siargao, tsaka ang Palawan. Palawan, o. So, papapiliin ka saan kita, saan mo gusto? Well, sa akin talaga, nature lover tayo. I'll go for Palawan. Yun! So guys, yung mga gusto mong moto tourism talaga, marami naman lugar na pwedeng puntahan dito sa Pilipinas. Na siguradong mag-i-enjoy ka, di ba, Doc? Yes. Sige, Doc, balikan kita ulit. Dito naman tayo kay Poging-Poging Kuya Dennis Vlog. Sana. Kuya Dennis. Paano ko nagsimula mag-vlog? So yan. So nag-start ako ng vlogging, sir. Actually, matagal lang sana ako nag-umpisa. Yun nga lang, syempre, lack of budget. So wala pa tayong masyadong, syempre, mamahal kasi ng mga gamit ng pag-vlog eh. Mm-hmm. Pero, na-inspire ako mag-vlog dahil dun sa isang kagrupo ko dati. Ay, hindi ako yun, ha? Which is si, isa na rin si Breezy. Mm-hmm. Kasi meron akong grupo ng motor, Sigma 250. Sigma Pilipinas. Mm-hmm. So sila dati kasi magkakasama kami noon. Tapos sila nang umiwalay sila. Pero hindi ko alam na pala yung grupo ko na yun is may channel siya sa YouTube. So yun, na-inspire. Okay, so doon ka na-inspire. Na-inspire ako sa kanya. Tapos nung pag-open ko na sa YouTube, ang gandang mag-moto vlog kasi makikita mo, nagta-travel sila, nagsasalita. At the same time, napupunta nila yung gusto nilang punta na about sa, parang moto tourism din, di ba? Kunyari, napunta sila ng Pangasinan, no? For example, nandito kami sa Pangasinan. Actually, yung mga hindi nakapunta lang Pangasinan or ibang sulok ng Pilipinas tulad ng Palawan, parang pinasyal ka na nila. Wow. Which doon ako na-inspire. Yan ang maganda, di ba? Yung tipong gumala ka na, pinasyal mo pa sila. Oh, yun. Yung
So, when it comes in vlogging naman, ano ang pinaka-importante mong dala? Pinaka-importante kong dala? Siguro pera. Pera? Oh. Kasi, hindi, syempre, una-una, syempre, yung rosary ko. Nasa, ano? Ay, yung rosary mo? Oh, syempre. Yun, pampaswerte. Hindi naman. Parang for safety na rin. Dapat laging pray before ride. Tapos yung second is yung pera, syempre. Oh, syempre. For emergency, nabutasan ka, nasiraan ka. Syempre. Oh, correct. Pero dali naman natin uli kay Kuya, ano? Yes, Papa Bolt. Kuya, talagang ang sarap ng usapan natin eh. Ano ang pinaka-importanteng dali naman kung endurance o mototourism? Sa akin ah, oo. Sleeping bag. Siyempre. Kasi in-experience ko kasi namin na matulog kami kung saan-saan. Correct, yun naman ang adventure sa atin. Oo. Eh. Oo. Kasi yung kami, naka-mindset din mga kasama namin, may tutuluyan kami. Pero yung one time na natulog kami sa pier na unexpected, na tatawid kami ng barko, pero 2 hours lang hihintay namin kaysa magkumuha pa kami ng kwarto, sayang lang yung babayaran namin. Naintindihan ko yan, Kaya sleeping bag. And then, pag nasa barko ka naman, medyo komportable ka matulog. I'd rather go for the sleeping bag. Kasi hirap matulog sa upuan na, alam mo yung upuan na hindi dire-diretso. Oh. Yung parang hindi siya bench type. Oh. Mahirap yun eh. So, ganyan ba yun yung mga naranasan mo dapat na lagi nilang dala? Tsaka yung budget. Tsaka prepare yourself talaga. Kasi kapag umulan, alam mo, yung talagang physically fit ka. Yun talaga dapat. So, Kuya, pag ano, pagka mototourism, ilang araw for Philippine Loop bago mo matapos yan? Okay, dito sa North Loop namin, nagawa namin ng 4 days. And then, dun sa South Loop, besides Mindanao, nakuha namin ng maraming mga 14. Yun yung nakasama na doon si Siargao namin. Pero no pressure yun, Kuya. Yan talagang wala. No pressure. Tsaka isa pang na maganda na punta namin, si Hinatuan, si Enchanted River. Maganda yung kulay. Maganda talaga. Solid yung pagpunta mo roon. Talagang relax ka lang. Pag nakita mo na siya, at peace ka talaga. Yun. Mm-hmm. Yun yung ramdam mo eh. Kuya, no, if you're giving a chance, di ba ito ah? Parang okay. Miss Universe ang dating. Ano, no? If you're giving a chance to baguhin yung sa BMIC, sa sistema, ano unang-unang mo babaguhin? Sa BIMC? Okay. Para sa akin po yung maraming kasing nakitang every year na sumasali kami, may mga lapses. And then, parang comes towards palala ng palala siya. Then, wala naman ako against sa BIMC. Appreciated ko rin naman siya. Sa mga ibang nagko-comment, naririnig namin kasi yun eh. Pero for me, okay naman siya para sa akin yun. Hopefully, makalaro ulit next year together with my daughter. And kasi itong huli kasi nag-loosen loop po kami, 4 wheels po ginamit namin. Kasama ko yung anak ko lalaki, tsaka kumpare ko. Yun po. Hopefully, next year magkaroon ulit kaso nakikita nga ng huli nila may problema. I don't know, ma-settle po sana ng organizer na very smooth yung come to next year, very smooth na po ang operation ng kanila. Sa tingin ko, Kuya, no? Ako naman sa, correct me if I'm wrong, ayan na naman ah. Sige po. Sa akin, kung babaguhin, no time pressure. Yun lang, para maiwasan yung speed, tsaka yung inaantok. Yes. Na dun kasi yan eh, yung kung ikaw ay isang rider, kala mo inantok, katigil ka na. Yes, tama po yun. Tulog mo na lang. Ang isa pang nakikita namin ko kung dito is yung mga spectators. Yun. Isa pa po yung mga spectators. Ito kasi first na nakalaro kami dito sa part ng Zambales to here. Maganda sana yung lugar. Okay po siya. Na-expose si Pangasinan. Ang problema lang ko talaga natin is yung mga spectators na na-encounter po. From there and there, nung doon nagra-ride kami, nagpapahinga kami, may lumalabas na kami, may nakikita na kami sa cellphone doon, mga nangyayari talaga. How sad for it na may na-aksidente, may nakakagito. Sana nga, sa dami kasi ng participant,
yung pa ho yung isa masakit doon eh, sa dami ng participant. Ang hirap din i-control din nila yung mga yun. So, Kuya Abadia, no? Correct me if I'm wrong ulit, ha? Yes, Kuya. Pag sa BMIC kasi, I guess the probinsya lang yung na-attach eh. Yes. Why don't they make a resolution for every municipality that they have like this? Kasi parang nagulat yung Pangasinan. You know, they doesn't know the municipality will be having a BMIC na dadaanan. Parang nangyari, ganun. Pero kung well-coordinated yan with the municipality, tatawagin ko, alimbawa ko ako mayor, tatawagin ko lahat ng dadaanan na barangay council na magkaroon ng, ano, ng proper briefing regarding about doon. Maaga pa lang, binu-voice out na kagad nila sa barangay nila na ang alam ko yan, Papa Bolt, is na-coordinated naman nila. Kasi nung first na lumaro kami noong 2022, na-amaze kami kasi involved ng LGU, BFP, mga barangay. Involved na talaga nagkakansila, nagpapatraffic sila. Sa part dito sa Pangasinan, nakita ko talaga, siguro talaga excited ang mga tao. Alam mo yung na-pump up sila talaga? This is the first time. Oo, yes. Oo, talagang... Ang doon ba lang sa checkpoint nyo, ano pakiramdam mo doon? Sa dito sa Lingga yun, ang ganda eh. Siya ang pinakamagandang checkpoint. Oo. Ibang-iba talaga si Lingga yun. Iba talaga ang Pangasinan ng pagnagasikaso. Yun nga lang, ang ganda rin talaga nung time na pati sa akin, sabi ko, iba yung rota, pero kakaiba ang pagdumaan ka rin sa sarili mong bayan. Na ma-expose din ng mga ibang participant na dumaan din ng Pangasinan, Sambales, Pangasinan. Kaya ako din, Kuya, eh, nagulat din ako, may banda-banda pa dyan, no? Ah, opo. Di ba? Parang sinalubong kayo ng sarili niyong probinsya na, "Uy, welcome kayo, mga taga-probinsya ng Pangasinan." Correct. Ito kayo, parang sinalubong kayo ng Mosiko, no? Oo. Ibang-iba kasi magbahala mga taga-Pangasinan. Mm-hmm. So, Kuya, pang-fourth mo na, di ba? Yes, sir. So, yeah, yung first is motor, tapos sakyan. Yes, yung third ko kasi, sinabay na namin nag-Mindanao kami. Wow! Oo, BMC Mindanao. Ayan yung ano, yung ito lang, di ba? Ito lang, oo. Sinabay namin yung Philippine loop namin. Wow, sarap. Yung nag-loop kami doon, nung nalaman namin magkakaroon ng Mindanao na BMC Mindanao. At dadaan na naman. Ando doon kami, hinintay din ho namin yan. Yun, galing. Mm. Sarap naman yan. So guys, nakikita nyo na yung what is the difference between mototourism and endurance. Kaya minsan kasi nararamdaman namin na medyo mahirap talaga. Pero ngayon, napapaliwanag na ni Kuya Oliver since fourth time or fifth time na yata na naglumalaro. Na guys, yung proactive tsaka yung perseverance para sa paglaro. Ayan, may bigyan na kayo ng hint kung gusto nyo. Ayan, meron na ng tip si Kuya Oliver. Doc! Si yes, Doc okay. Naman. Ito yung doktor na talagang ano eh, rider talaga. Doc, ikaw ba nakapag-BMIC na rin? Yes, Papa Bolt. Isang motor, tapos itong last, yung ano, wheels. Oh, yan, wheels. Anong pagkaiba ng dalawa? Yan na. Para sa akin, syempre, mas haggard yung, ano, yung sa motor, sa pagsali. Yun. Pero dapat yan talaga. Hindi lang ano dyan, mentally prepared ka dyan. Physically, yan. Tsaka money. Rin, oo, mind conditioning talaga. Saka, syempre, dapat may baon ka talaga, Papa Bolt. Kuya, nung itong last time mo, sa sasakyan, magkano ginastos sa gasolina? Naku, gasolina, nasa almost, sabihin na natin, around 6,000. Ganyan. Pagka sa motor? Sa motor, umabot ako ng mga 8,500. Oh, nalaki, bakit? mas malaki nga, Papa Bolt. Sabi ko nga, mas relaxing pa. Bomba, bomba kasi. Sa akin, hindi ko mabomba yun dahil hindi naman naka-muffler. Correct. Pero ganun pa rin, siguro sa paghataw. Ayan, doon talaga makapag-fuel consumption. So, Doc, kung papapiliin kita sa sali ka uli next year, ano pipiliin mo? Sa akin, wheels na lang. Mas relaxing. Hey, Kuya Oliver, ikaw, ano pipiliin mo? Wheels din. Wheels kasi din. Sa totoo lang, iba yung comfort mo sa loob ng sasakyan kumpira sa kuhan. Kung safety ka sa four wheels. Mm-hmm. And then, pag umulan, panalo. So, panalo. Pag naiinitan ka, since yung aircon, panalo. Kasi ako nung 2023 yata, 2022, naka four wheels yata kami. The last time dun sa may Pampanga. Yes. Naka four wheels yata kami with Team Spider. Yeah. Mm-hmm.
Yan yung ano. Nasubukan ko yung 4 wheels pero nakakahilo pagdating dun sa Itchage. Oo. Yan, hindi makulaw. Tata, talagang iba yung pakiramdam. Kuya, pagka nakamotor, anong pakiramdam dun? Sa motor naman kasi, talagang siga ka. Makakasingit-singit ka talaga. Yan eh, no? Oo. Lalo kapag napasabay ka sa mga fast boys o mga fast riders, sasabay susunod ka sa kanila talaga. Uy. Yun yung nakita ko noon ng difference, sabi ko, nagdadalong isip kasi ako kung magpo-four wheels ako o hindi, sabi ko. Oo, pero diba? Masubukan ko lang din si four wheels. Pero yun nga, riding comfort, tsaka maayos ka kapag putak. Oh, yan guys ha, baka sa yan, ang alam ko yung ganyan kuya, yung palabas na cannonball run. Yes, oo. Doon nakuha yan, no? Sa cannonball. Pero which is, noon daw, nung panahon before, hindi siya Boss Iron Man. Cannonball talaga ang tawag sa kanila. So, cannonball, motor, kotse. Kaya, enjoy eh, no? Guys, sa lahat ng mga nagmumotor at nagkokotse, enjoy nyo lang. Yan lang. So, isa yan sa mga topic natin mamaya ulit kung paano natin na-enjoy yung motor tsaka kotse. Bigay natin kay Kuya Den Vlogs. Yan, si Kuya Den Vlogs. Kuya Den. Yes, sir. Parang ano eh, di ba? Parang nakakuha ng tips dun sa dalawang ano natin. Actually, kahit na hindi ako nakasama ng Boss Iron Man, dalawang beses kaming nanood ng take-off dun sa, yung first is dun sa may Pampanga, tapos yung second time is dun sa may New Clark City, sa Tarlac City. Yung ba yung nakita tayo nung kasali kami? Okay. Yun yung time na meron pa kaming big bike na 650. Ngayon, sa take-off nila, sinabi namin sila sa may NLEX. Oo, kamusta naman? Grabe, no? Tumatakbo na kami ng mabilis. Lulusutan ka pa. Pero ang maganda doon, nalibre na rin kami sa toll. Kasi, ayaw, siyempre, binuksan talaga yung toll na libre noon eh. Sinabihan namin sila eh. Nilibre yung toll talaga kasi noon. Si Bayo ko kasi, rin siya, finisher siya ng Boss Iron Man. Okay. Yung nga lang, hindi na so siya. So ikaw, kung ikaw ay bibigyan ng time, kagaya nila mag-explore sa buong Pilipinas, ano pipiliin mo? Mototourism or endurance? Para sa akin, mototourism. Oh, na-try na natin eh. No? Hindi kasi parang minsan ka lang pumunta sa ibang lugar, ba't hindi mo pa-enjoy yun, di ba? Magtagal tama nga dun, naman, tama nga naman. Kaysa naman sa endurance ka, pupunta ka doon, saglitan lang. Tapos, So bagay, kasi ako nung kami na ng four wheels, talagang hindi din namin na-enjoy. Oh, yun. Parang pagbaba mo, ang pahinga mo lang is wiwi. Tapos pahinga mo lang, kain. Pero takbo na naman. Pero yung I'm expected kasi parang sa BMIC, parang Kuya Oliver ah. Parang gusto ko yung magkaroon naman sila ng isang event na walang time pressure. Sana nga, magkaroon sila. Yun yung event na pwede mong gawin na, di ba, Kuya din, na pwede mong, hindi na, huwag mamadali kasi wala naman time pressure. Pwede ko na ipahinga. Oo. Although two-day event. Kasi nga, CBIMC, within 24 hours, kailangan mo tapusin yun. Tama yung sabi nyo eh. I agree with you. Siyempre, ang concern talaga natin dito yung safety. Kasi, enjoy ka, save ka. Kasi diba, that's why they call it endurance. Eh. Mm-hmm. If they have a time pressure, ang tawag doon, time attack. Yes. Mm-hmm. Diba? Kasi kung endurance, ibig sabihin yung endure yourself and endure the motorcycle. Ah. Ibig sabihin, gano'ng katatagal yung motor mo. Correct. Diba? That's what you call endurance. Pero kung sasabihin mo na, kasi sa amin, kuya ako, noong 2001 to 2006, Carmona racer. Carmona circuit racer talaga ako. Okay. And, siyempre, pagka tayo matake, yan yung kung paano ko mapupunta sa first grid, second grid, third grid, fourth grid, may tayo matake. So, ibig sabihin, pinakamabilis na oras mo, ikaw yung nasa una. Ngayon, kung mangyayari yun sa endurance, kung sino pinakamabilis, siya una. Diba? Correct. Yan ang nangyayari. Yun yung nangyayari talaga. So, yun ang mangyayari. Yung time attack talaga, hindi natin masasabing endurance. Pagka sinabi mo kasing endurance, it seems like you endure the motorcycle, you endure yourself. Correct. Diba? Kagaya so, yun nga kuya, diba? Kagaya po ng FJ Moto. I like that. Actually, yan yung isang maganda ngayong laruin ngayon. Well, may time din siya, pero discarte mo.
Kasi kung ano, diba? Hindi, meron time pero hindi ganun ka-pressure eh. Hindi ganun ka-pressure. Yun nga lang, sa FJ Moto, gusto ko may experience yan eh. We're planning to join din. Yeah, the FJ Moto held in Pampanga, I guess, noon the last time. Parang you ride with the... Pwede ba doon yung ano, mga gantong motor? Hindi. Hindi po. Usually yung mga adventure bike. Adventure, like adventure. Yung iba naman, gumagamit din sila ng naked, like Ducati na... May nakita ako na parang Ducati lang ang gamit yes, din. Pero hindi naked or sport bike. Pero the sa scrambler. FJ, sa FJ Kailas, scrambler or ano, yung... Touring bike talaga. Touring bike usually talaga. Kahit hindi ka naman bumili ng mahal na motor, basta kaya ng kaya motor. Ng motor. Oo. Oh, tsaka like kaya that. Ng rider talaga. Oh, yan yung maganda. Guys, saan narinig nyo yung sinabi ni Kuya? Kahit hindi ka bumili ng mahal na motor, basta kaya ng motor. Yes, enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Enjoy mo lang yun. So Kuya, if you're going to give them a tip regarding about mototourism, regarding about endurance, ano may bibigay mong payo sa mga listeners natin, sa mga watchers natin ngayon? So mga gustong mag Philippine loop, mindset, actually budget, then enjoy nyo lang po yan. Sa endurance naman po, ang kaganda lang kasi sa endurance, you have to prove something. Na kaya mong tapusin yung oras, pero hindi mo kaya kailangan madaliin. You'll have to set your time. It's your time na against your time din ang gagawin mo dyan. Eh. Yan eh, oo. Parang ang kalaban mo, sarili mo. Sarili mo. Kasi kung marami kang pahinga, wala na. Yung mga nangyayari kasi sa iba eh. More on pahinga sila. Kuya, kayong tatlo is both working, ano? Yes. Yes, Papa. Paano nyo nahati yung motorcycle, pagka-inlove nyo sa motorcycle sa business mo? Ikaw, unang tatanungin ko. Okay. Ayan na yan eh, yung usapang gastos. Ito na yun. Ito na yun, okay. Actually, ako nagsimula lang ako sa scooter din po. NMAX. Yung time na medyo nakaluwag-luwag din po. Sa negosyo ko kasi namin, meron kaming maliit na negosyo. Night and day, yan na yan. Okay. Maliit po yan. Actually, sa Punyari Ideal po. Shout out sa inyo. Shout out po. Meron po kaming app. Maliit daw yun. Maliit lang po yun. Apat na branch lang naman. Apat na pesto po na pagkuha namin ni Mrs. Actually, yung iba, mana po sa magulang. Yun po. Yun talaga. Yung regarding sa akin, yung pag-manage po, buti na lang andiyan dyan si Mrs. Siya yung ma-handle noon. Wow. Nung time na nag-i-enjoy na ako sa pagmumotor, yun nakukuha ko na po siya. Tawag-tawag lang between me and my wife. Regarding, even sa mga kasama namin. Basta importante, hindi mo napapabayaan yung negosyo, yung family. Yun lang naman yung mga important thing. Kasi kagaya nga, mapapalo ka. Yes, kuya, oo. Sabi nga nila, kung kailan mo ba gagawin yan, kung matanda ka na, kung hindi mo na kaya sumakay ng motor. Yes, correct. Oo. If you can do it early, much better. Oo. But you have to set everything else. Ayusin po lahat. Magagawa po yan, hindi pinin natin pagsabay-sabayin na. Correct, oo. Ganda naman ang sinabi ni Kuya. Talaga siguro, wife and Mr. Tandem talaga. Correct. Kung hindi ka talaga payagan ni Mrs., kukunin yung susi mo. Hindi ka makakaalis. Okay. So bago lahat, sir, pasalamatan muna natin. Ay, mag-shoutout muna ako. Ito yung mga charity namin sa CR1P. So kami, charity riders po kami. So yan, pwede naman kayong sumama. Kung may mga charity yan, kami, oo. So ang unang charity namin, siyempre unang-unang charity namin is on April 14. Yan guys, sa Villasis, Pangasinan, hosted by Paragon Squadron and Black Panther Riders Club. Yan, April 14 yan. So siyempre, on April 28, yan, siyempre sa Umingan naman, may charity na naman kami doon, hosted by Aeromax Riders Club. Yan, Aeromax Riders Club. Siyempre, itong May 12, meron pa rin dadating. May 12 namin sa Bawang, La Union. Yan. Takbong Solid Riders Club naman ang host ng event na ito. So, ang dami namin charity. Dami nga po. So, May 26, sa Asinggan, Pangasinan. Yan. Ito naman yung Road Runner Group of Riders. Siyempre, sa tsaka Asinggan Riders and... nakalimutan ko ito. Wagas
Riders Club, yan yung parang nag-collab silang tatlo for this charity event sa Asinggan. Siyempre, on May 3 naman, ito naman, ang pinaka pwede natin puntahan. Alam ko na, dito yung mga sikat na vlogger eh. Tsaka yung magandang vlogger ng Wiltek. So, May 3, Wiltek Bingo Bacharge sa Dagupan City Plaza. Maraming motor na ipapamigay dyan, guys. So, sali kayo dyan. Siyempre, ito ang pinaka yung huwag niyong kakalimutan sa mga lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga riders at motovloggers or even though indoor riders or tourism riders, ito yung Charity One Philippines namin na awards day sa April 14 tsaka sa Moto Influencers Award on April 14 at Robinson's Pangasinan. So nandiyan po sila lahat. Lahat ng rider bibigyan ng certificate of appreciation for being a moto influencer or rider. Ibig sabihin, kinikilala sila ng charity riders na sila ay rider. Parang ang sarap ng pakiramdam nun. So kaya, siyempre, shoutout tayo. So, shoutout muna tayo bago tayo bumalik sa tatlong gwapo dito. Ang tawag ko na sa kanila, tatlong gopings. Yan. Siyempre, shoutout tayo dito kay Ronnie Ron Deason is watching. Shoutout. Shoutout din kay Donald D.E., kay Jun Moto. Yan. Siyempre, kay Tomsky Moto Apps. Yan. Alam ko may pa endurance yan. Tomsky, ano kita dito, ha? Bigyan kita ng slot para promote. Siyempre, kay Ariel Domingo, shoutout sa'yo. And shoutout kay Kuya Joel, Kuya RL. Nadyan na ako. Shoutout, overtime mamaya. Overtime. Sapphire Tire, yan ang aming sponsor. Evergreen Rubber Corporation. Yan, Luz Benji, yan. And shoutout sa inyo. Ayan, sa lahat ng mga nanonood, magandang hapon sa inyo. At mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Masaya lang ang buhay. No? So, thank you very much sa inyo. So, kay Doc naman tayo, Doc. Ito, talagang diinang ko si Doc eh. No? Doc, yes, Papa Bol. Alam ko, nung kahapon lang magkausap tayo, talagang motor tinututukan mo eh. Mm-hmm. Paano mo nabibigyan yung pagiging doktor at pagiging motor lover mo? Yes, Papa Bolt. Para sa kaalaman kung bakit ako nakakapag-motor maski dentist tayo. No? Mm. So, dinidistribute lang naman natin, Papa Bolt, yung ano natin. Tamang oras. Yung oras at yung trabaho. Yan. So, si Clara Muto, si Mrs. Mm. Yan, siya yung busy. siya yung nag-i-schedule. Ay, talagang lover's tandem talaga. Yes, siya ang nag-a-attend ng mga concern ng mga pasyente kung hindi niya... Very good. Kung mayroon siyang hindi naiintindihan, no, kaya hindi may paliwanag. Yan. Inform niya lang din ako. Wow. Sa mga dental assistant naman. Ko naman, na apat. Yun, no? Yan, ayan, sila rin yung tumitingin na kung ano yung mga kulang, ano yung mga kailangan, ano yung mga pwedeng i-provide, i-order yun, na gano'n. Very good yan. Talaga. So, kayang-kaya na nila maski wala na nga ako eh. Wow! Kaya nakakapag-ride eh. Nakakapag-ride, yan. Pero alam ko hindi ka napapalo kasi dalawa kayo nagra-ride. Opo, opo. Ganun lang naman yun, Papa Bolt. Tapos kapag halimbawa naman, yan, pwede rin naman tayong, Papa Bolt, sumali rin sa mga endurance. Yan, Doc, kung invite ka namin sa charity ng Charity Riders. Charity, yes, Papa Bolt. No? Direk, alam niyo na. Presence tayo dyan. Oh, yeah. Basta ikalabit mo lang, Papa Bolt. Kalabit mo lang daw. Kuya RL. Doc, ito pa isang tanong ko. Yes, Papa Bolt. Gano'n nga ka-supported kay Ma'am Clara? Alam mo naman, Papa dami, Bolt. Oh, oh. Yes, alam mo naman, Papa Bolt, sinumpaan natin yan sa simbahan. Yun, oh, yung till death do us part. Kaya kailangan, ibigay mo na kung kaya mo talagang ibigay. Para supportahan ka rin. Para makaalis ka, no? Todo mo na kung kayang-kaya naman. Oh. Yan, oh. Diba, todo na na. Oh. Ma'am Clara, may best pa ka na bukas. Kunin mo dito sa Wiltek. Bibili niya. Best buti pa nga, eh, no? Buti nga, Papa Bolt, hindi pa niya inihiling yan. Eh. Pagka nalaman niya ang halaga ng best pa, malamang tiga, alam ko, magpapabili yan. Diyan sa Wiltek, meron available dito.
Di bali, Papa Bolt, may home credit naman. May home credit, financing naman si Will Tech eh. Well, si shout out, boss, yan. Roscoe, tsaka yan, Sir Philip. Yan. Alam niyo na. Dito naman tayo kay Kuya Dens. Dito, eto, isa pa to eh. Nagtatrabaho, nagbablog, paano mo naman mamanage yun? So yan guys, bilang influencer, alam mo to Papa Bolt eh. Before na magiging busy ka sa trabaho, actually, promote ko na rin yung ano namin, trabaho namin. Oo, sige, sige. Business namin. So, business kasi namin is D3M Solar. Sa mga gustong makatipid sa kuryente, mag-zero bill sila or mas bumaba yung bill nila sa kuryente is solar. So yun, bilang as a vlogger influencer, before ka maging busy, ay maging busy sa lahat ng trabaho. Kasi, pag solar kasi, matrabaho masyado yun eh. Ang gawin mo, syempre, yung mga tulad ng ginagawa natin, magpondo ka na. Before mo ka maging busy, dapat ngayon pa lang, gumawa ka na ng vlog, di ba? Marami ka ng video. Oh, pag uwi mo, edit ka na lang. Oh, edit na lang. After nun, ang gagawin mo lang, after ng work, oh, mag-upload ka na lang. Oo nga, no? Parang ganun. Sabagay, ginagawa ko rin yan sa yung time ko. Pero pag may free time naman, parang vlog ngayon, tapos later upload, di ba? Oo, nakikita. Guys, ha, yung mga gusto mag-vlog dyan, alam nyo na. Binigyan kayo ng kuya tip ni Kuya Den. Yan, Kuya Den, anong sponsors na meron ka? Baka pwede mo silang masasabi. So yun, promote ko na lang yung sponsor natin. Sapphire Tart, tapos Power Tarts, MSK Philippines, Evergreen Rubber Corporation. No? Maraming salamat sa pagtitiwala kasi kahit na small influencer pa lang ako, andyan sila na sumusuporta sa atin upang tumulong sa mga nakakailangan ng gulong. Kasi usually napansin ko nung tuwing nagpa-vlog ako doon sa may gulong, sa mga gulong, sa mga namimigay tayo. Actually, ako on the spot ako nang naghahanap eh. Kita mo talaga yung sipag na yung mga naghahanap buhay. Tapos kita mo putput na yung gulong, naghahanap buhay pa rin. Oo nga, no? Oh, parang isa rin tayo sa naging instrumento na sa ating sponsor na SC Evergreen Rubber Corporation na mabigyan ng opportunity na tumulong sa kanila. So tell me about Evergreen, ano ba ang meron sa kanila? Evergreen, actually kilala na yan eh, matagal sila sa industry ng gulong. So it's all about isa siyang rubber corporation ng mga gulong, yung Sapphire tsaka Power Tarts. At the same time, maraming kasi... Maraming silang hawak. Maraming silang hawak eh. Okay, so ano ang tagline nila? Ayun, kasama mo sa hanap buhay. Bakit bakit ganun tagline nila? Eh kasi yun naman kasi talaga yung tagline. Kasi yung ginagawa, for example, yung gulong. Kasi naalos, focus sila sa gulong. Yung gulong kasi, ginagamit nila sa araw-araw. Usually mga tricycle driver, ganun tayo. Rubber riders tayo. Puro rubber. Kaya yun, kasama mo sa hanap buhay. Ibig sabihin, shout out Evergreen Rubber Corporation, Sapphire Tire, Power Tire. Yan, salamat. Nagpapasalamat ng buong Pangasinan team. Yan, siyempre. Grabe. You know, see you on 14. Yun yung event ni Charity Rider 1PH. Yan dito makikita nyo ang iba't ibang sponsors namin na tumutulong sa mga charities namin. Ito ay parang pagbibigay namin ng kasiyahan sa mga rider. Ibalik naman natin yung kasiyahan para sa kanila. At the same time, yung ating Moto Influencers Award, maligit man ng malaki yung followers mo, wala kaming pipiliin from Charity Riders 1PH, kami po ay i-re-recognize namin kayo as one of the Moto Influencers ng Pangasinan. Kasi kami sa Charity Riders 1PH, isa din kaming mga motorcycle rider. Siyempre, pagka sinabing moto vlogger, rider ka pa rin. Tsaka nag-start din kayo sa maliit, di ba? Oo, ngayon, lumaki. Parang mo na sinasabing maliit ba ako noon? Hindi. Yun naman, parang kami din naman eh. Parang lahat naman talaga nagsimula sa malaki at maliit. Timo si Sir Oliver. Sir Oliver, anong gamit mo dating motor? Okay. Actually, yung si NMAX. O, tinan mo, maliit na motor. Si NMAX, maraming napuntan sa akin si NMAX. Talagang kung saan-saan din ako nakarating. O, tinan mo? Yes, opo. Napagsagada. Unexpected yung mga napupunta namin na kung nagkayayaan, balat. Kuya, ano yung motor mo ngayon? GS yan? Yes, sir. GSA 1250 po. Yan, GSA 1250. Tapos may XATV, then may GSX na S1000.
Oh, G6 is 1,000. Suzuki. Suzuki. Shout out. Parang ito yun. Medyo mas moderno yung andito. Gatang tignan nito ngayon eh. Pagka gusto mong kuha, kuya, meron kami dito sa Wiltech. Yes, kung kailangan ko mag-upgrade dito lang. Dito sa Wiltech. Correct, correct. Si Doc naman tanongin natin. Doc, anong ginagamit nating motor ngayon? At saan kang komportableng motor? At nung nagsimula ka, anong motor ang unang-unang mong hawak? Yun. Nung nagsimula ako nagmumotor, Papa Bolt, nung nakabili, Mio Sporty. Ay, talaga? Oo. Pinakamatibay na motor. Mio Sporty hanggang sa Yamaha FC. Yun, FC. Yun ang pinakamatagal kong motor. Yung FC, di ba? Yan yung mga luma na Yamaha na 400cc na 4-cylinder kagad? Hindi, Papa Bolt. 150 lang yun. 150 yun, FC 150. Sa ngayon, ang meron tayo ngayon, yan yung binili. Wow! Tapos yung ano na lang, kay Mrs. Instead na sa akin, kay Mrs. na lang. Ay, mas maganda yung kanya. Ano ba ang motor niya? Ano ba ang motor niya? XSR900. Ay, mas maganda ang motor niya sa'yo. Kung bakit daw yung babae parang mas mataas yung ano. Parang ganyan yan eh. Bumili ka ng iPhone 11, pero ang bibigay mo sa misis mo, iPhone 15 Pro Max. Di ba? Papalakas ka eh. Totoo yan. Papalakas ka, alam mo bakit? Para makaalis ka. Oo, di ba? Para sa sunod naman, ikaw ang bigyan upgrade. Oh, di ba? Kung ikaw ay binili ngayon, baka bukas naka-B-Storm ka na ng Suzuki. Ah, yes. 1,000! Amen! Oh, di ba? Pag di lang anghel ka, papabolt. Oh, yan, oo. So, ikaw naman, Kuya Din. Actually ako, nagsimula ako sa Wave 125 Wave S. Yun. So, ngayon ang motor ko is Sigma 250. Pero meron, kahit wala man akong big bike, meron naman big bike si Bayoko. Ah, syempre. Okay lang yun, nakagamit eh. So yun, pinapairam niya sa akin yung Versi 650 tapos yung Kimco AK550 niya. Oh, gusto ko yun, yung Kimco. Usually na, yun yung ginamit niyang pang yung sa Boss Iron Man. I know about Kimco. Kimco kasi is parang BMW works yan. Alam ko ngayon, Group parang binili ni BMW yan. Sarap yun, Kimco. Pero ako, kung tutuusin, I like the motorcycle of Suzuki, lalo yung mga adventure bike nila. Yung dito sa Wiltech makikita nyo. Bistrom. Boss, baka pwedeng umiram ng Bistrom, ha? Yan. So, yan. Kuya, this is our last question. Yan, tingnan ko. Mga last question natin. Napakaganda nitong usapan natin. It's regarding about tourism, regarding sa magagandang lugar. Beto naman tanong, Kuya. When it comes in preparation and safety, ano unang-unang, sasabihin natin sa mga viewers natin, ano dapat ang safety natin regarding about gears, ano dapat ang preparasyon, at anong tamang gamit? Yeah. Yes, okay. Magsisimula po tayo kay Lord. Lahat ho yan because of Him. Everything goes because of Him. Ngayon, regarding sa preparation po, like yun, kailangan maganda yun. Hindi naman kailangan mahal yung helmet. As long as comfortable kayo sa gamitin nyo. Meron ang mahal na helmet, pero sumasakit ang ulo mo. Ay, hindi, hindi maganda ho yun. Bumili ka ng gloves na maganda, pero masakit din sa kamay mo. Hindi rin maganda. As long as comfortable ka, yun yung most important. Jacket, pants, sapatos, kapote, huwag nyo kakalimutan. Just in case lang naman po. Kapag rainy days, so po. Then, importante talaga yung helmet. Then, mindset. Please, mindset po. Alam po natin na hindi part tayo ng kamote. Pero mayroong mga iba pong kamote dyan. Kailangan po natin mag-ingat para sa pamilya natin at sa pamilya din nila. Kasi hindi lang po yung sarili natin ma-aberya kundi pati sa kanila. Yes. Ang importante po talaga dyan is yung presence mind, then Lord, na makauwi tayo sa mahal natin sa buhay. Ayan. Yun lang po. Ang tunay na finish line ay? Bahay, tahanan, at sa tunay na asawa. Yun. Okay, Doc, sa'yo naman. Ano ang preparation regarding about safety gears? Anong? Yun, dadagdagan na lang natin yung nabanggit ni Sir Oliver. Papa yes, Bolt. Yan. So, bukod sa mga safety gear, yan, kailangan din talaga ng kaalaman sa pagdadrive. Yan, kasi hindi basta motor-motor. Oo, hindi was-was ng was-was dyan. Parang kilala ko yan, ha? Oo, kailangan talaga natin din na mayroon din tayong kaalaman, yan, knowledge.
Tapos yung sa, alam mo na, yung may kunting ano rin, seminar, ganyan, yeah, atin natin no, din. Yeah. Atin natin din kayo. Atin natin din. Oh, hindi yung pwedeng lagi lang motor-motor. Hindi yung nakabili ka lang ng motor. Alam mo na, maalam mo na. Parang ikaw na lang yung magaling na mag-drive. Hindi rin. Kailangan may control sa sarili. Yeah. Saka, ayan, huwag niyong hamunin ang motor kasi mabilis yan. Ha? Eh, hindi naman kaya ng katawan mo, o kaya ng pag-iisip mo, o kaya ng mata mo. Huwag mo ituloy. Huwag mo ituloy. Masisira ang buhay mo. Huwag. Tama yan, papabold. Huwag. Huwag. Control, yan, discipline, saka magbaon din ng pasensya. Yan. Lagi eh, no? Lagi. Alam natin na mainit ang panahon, Road pero huwag na natin sabayan. Umiinit din yung ulo eh. No? Umiinit din ng ulo, papabold. So, buti sana kung sa taas lang. No. Buti ko sa taas nga lang. Parang naka, ano ko doon ah. Uy. Sir, si ano naman, si Kuya Dens. Kuya Dens. Ako, sir, ano na lang. Siguro, halos nasabi na nila, ano eh, Papa Bolt eh. Siguro sa akin, ano, yung tulog, yung kompletong tulog. Ayun, importante yun eh. Tapos, syempre, yung motor, dapat check mo rin kung mamaya kung may bag battery, yeah, no, diba? Pangalawa yan. Yung blow baguettes. Yun lang mga sabi. Saka gastos, no? Siyempre, gastos, syempre, pera. Yan. Guys, ano yan? Ito, konting kaalaman lang. There are three types of safety motorcycles na, ay, two types of safety na pwede natin tingnan pagka bibili tayong helmet. Ito yung DOT. Ito yung part ng United States. Yung safety. Mm-hmm. And we call it the ECE. Ito yung European. Meron dalawa. So pagka ECE naman, ito European to. Nadyan ng AGB or kung ano-ano pa. There are two types yan. Yung pag low speed is 2206. Pagka 2206, guys, yung makikita nyo sa helmet, ibig sabihin, pwede pang kalye at pang biyahe. Pagka 2205, pwedeng pang race, pang kalye. So, yan yung tinuturo. Sa DOT naman, DOT 218. Makikita nyo yan sa helmet nyo. Yan, guys, pagka nakita nyo yan, yan yung mga safety as helmet na pwede nyo gamitin. Na pagka wala kayong nakita na ganyan, na hindi siya certified niyan, guys, sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman binabash dito, wala namang ano dito, wala namang brand wars. Ang meron lang naman ako dito is yung how, yung safety nyo. Kasi tandaan natin, paalala to, yung buhay natin, mas mahal pa sa helmet ng isang katutak, isang trillion katutak, million-million hindi kayang bilin yun ang isang helmet, yung buhay natin. So kung bibili kayo ng helmet, yung alam nyo na sigurado kayo na masasalba ang buhay nyo. Hindi naman not every time is safety, pero may chance, malaki ang chance. Di ba, Kuya Oliver, tama? Oh. Yes, tama po yun. Tama po yun. Kuya Oliver, ano masasabi mo? Una talaga ang helmet eh. Ano ba, yung katawan pwedeng repair. Kasi sa atin naman, pag nadali na yung ulo mo, wala na talaga. Eh. Wala na. Oo, pag nadali tuhod mo, pwede pa naman ho yan. Brace. Oo. Sana hindi tayo umabot sa ganon. Ingat lang po palagi. Kasi hindi natin masasabi talaga ang kanang kalye. Kahit na sabi mo magaling ka, marunong ka, disiplinado ka, pero yung nakasaharap mo, yung nasa likod mo, yun ang masakit po. Kamote. Oo. Marami kaming mga close encounter din, near-death close encounter sa mga ganyan. Wow. Talagang, sabi ko nga eh, always God is there. Always God is there. I don't mean na yung mga na-aksidente is not with them, pero talagang siguro faith po talaga nila yun. Yun lang po ang kuwang ko lang sa mga motor rider, even sa mga driver. Kagaya po sabi ni Doc Zach, saka si Egan po, kapatid natin, eh marami po ako rin natutunan dito aside from sa mga nasabi ko, kagaya kay Papa Bolt, marami din kami natutunan po. Thank you po, Kuya Oliver. So, Doc, final words na tayo. Simulan natin sa'yo. Shoutout mo na yung mga negosyo mo at yung mga mahal sa buhay at yung mga sponsor mo. Yan, shoutout pagkakataon na, shoutout lahat ng mga kaibigan niya. Yes, Papa Bolt. Pero hindi final words, Papa Bolt. Hindi, ito. Shoutout na lang. Shoutout na lang. Okay. Natakot ako doon, Papa Bolt. Final words, parang huling habilin.
Okay. Sige. Sorry for that. Oh. No problem, Papa Bob. Okay, ulitin natin. Any shoutout, Doc? Oh, yeah. Yes, yes. Unang-una, pasalamat ako kay Papa Bob. Yeah, thank you po. At saka sa Wiltic family. Oh. Yan, at naimbitahan po tayo dito na resource person. Hindi man tayo vlogger or hindi man tayo kagalingan when it comes sa experience natin. Mapa-endurance, so kaya yung mapa-motorcycle tourism. May kunting ambag lang din naman. Yes, oo. Yung experience eh. Yeah, yung nabibili. Operator. Oh, yan. Ngayon po, ako yung nagpapasalamat din kay Clara Muto. Uy! Dahil maski mamayang gabi na yan. Po, yan, pinapayagan tayo. Ay, para okay. Hindi mapalo. No? At saka sa mga kasamahan ko sa Hanap Buhay. Yan. Yan, sa Dental Clinic, Abinor Dental Clinic. Na Santo. Matatagpuan dito sa May Ordanita, Papabot, at saka sa Tarlac. Any business pa, Doc, regarding about dental? Farming na, Papa Bold. Wow! Alam mo naman, sa pagka nasa bahay tayo, yan, nag-aalaga wow. lang tayo ng mga galing. Pato, manok. Yan. Galing. Yan. Doktor, no? Doktor na doktor ang dating eh, no? Pero pagdating sa bahay, yes, barako. Opo. Tayo'y Pinoy na Pinoy, Papa Bold. Yun, no. So, yun lang, Papa Bold, saka syempre sa papagad natin. Yan. Yes, syempre. Maraming salamat at hindi ka tayo pinapabayaan din. Yan. Yeah, Kuya Dennis, anong... Yun, promote ko shout lang yung page. Ayan, shout out ha? Shout out ko. So, promote ko lang yung page ko, guys. Do follow, share, and like my Facebook page, Kuya Den Vlog. So, more on motovlog tayo or travel. Then, promote... Charity. More on charity rin. Kasama ko si Papa Bolt dyan, tsaka si Sir Earl. Then, yun. So, promote ko rin yung aming business, D3M Solar. So, mga gusto magpa-solar dyan, kung gusto mong bumaba yung kuryente mo, makatipid, or mag-zero bill ka, libre sa araw. Oh, libre sa araw eh. Sa gabi, pag naubos yung battery, tsaka siya kukuha sa electric company. Okay. Wow. Kontakin nyo lang ako, Kuya Dan Vlogs. Yan, okay. Siyempre, yung isang kaibigan. Siyempre, yung sponsor natin. Shout out muna. Sapphire Tire, Power Tire, and MSK Philippines, and Evergreen Rubber Corporation. Yan. So kay Kuya Oliver na tayo, Kuya Oliver. Any shout out? Yan, any shout out? Ah, yes and po. And final, ay hindi na ba. Ay, huwag yung final. Final message, ha? Hindi final message. Sa final basis, doon pumupunta sa akin ngayon. Hindi final message, sasabihin ko nga, hindi final shout message. Shout out. Shout out, okay. Yun, thank you po, Papa Bolt, at saka sa Rev Moto. Ngayon, ito po, ang business po namin is si Puniaria Ideal. Sabi nga nila, anong trabaho mo? Hanap. Patay, hindi mo hanap buhay. Although, doon naman po lahat tayo pupunta. Correct. So, may peso po, maliit na peso lang po sa Puneri Ideal, sa Carmen, Villasis, sa Ordoneta, at sa Kasalcala. Yun, no? Wow. Ang iyong kalungkutan, alam nyo na po. Hindi po. Kidding aside, sa mga kami-kami mga pupunirarya, yung mga laro-larong mga kasabihan. May mga kasabihan na laro dyan talaga eh. Kung minsan sabi nga nila, buy one, take one. Ibigay mo na sa Marites sa kapitbahay mo yun. Para solid. Totoo yun. Para hindi ko chinichismis. Diba? Maraming salamat po sa Wiltek, kay Papa Paul sa Remoto, kay Doc Sack. Ma'am Clara, thank you. Papa Paul, thank you. Hopefully, maka-join ako sa mga kanya. Even charity. Charity. Actually, gusto ko rin ho yan. Aside from that, nag-i-enjoy ka na, nakakatulong ka pa ho. Yes, oh. Yun yung importante ho dyan. Sa maraming pa tayong pagkakataon na magkikita pa ho. Okay. Guys, itong paliwanag ko lang ngayon, Charity Riders 1PH. Yung Charity Riders 1PH, kami po ay may mga RFAC kami. Yung ibig sabihin, yung mga charities na pinupuntahan ng mga riders, yung maghuhulog ka. Pero ang Charity Riders 1PH is all about pagtulong. Hindi lang naman lagi kami doon. Ang most na tinutulong namin is sa mga community. Like pagbibigay ng food, pagbibigay ng medical mission, pagpapasaya ng mga nanay sa Mother's Day, pagpapasaya ng mga lola, yung mga estudyante, pagdating ng mga cleanup drive namin. Pag sinabi namin charity, halos lahat ng scope na dyan na. We're an non-government organization na yun, wala man kaming ganong kalaking fund. Pero pagka sinabi namin pagtulong sa tao, ay bigla na lang bumabagsa yung, alam mo yun? Yung blessing. Yung blessing. Ang dami.
Yung yan, shout out kay doon kay Kapitana, last feeding program namin sa Larig-Larig, very successful. We nagpakain kami ng 200 katao na bata. Yan. Marami yung mapapasaya. Oo, yun. Yun, yun po yung Charity Rider 1PH. So guys, yung may mga clubs dyan na gusto nyo magpa-affiliate, yan. So magka-affiliate kayo sa Charity Riders 1PH. Kasi kami guys, we have the 30 clubs affiliated. So lahat yan bibigyan namin parangal. So on the April 14, lahat sila magkakaroon ng award na affiliate sila, na nabibigay kami ng mga award dahil sa mga pagginawa nilang charity. No, may tinatawag namin kaming Rider of the Year, yung laging nasa charity. No, meron din kaming Club of the Year, ibig sabihin yan yun naman yung laging may active sa charity. So ang ganda, 'di ba? So mga moto influencer, meron din kami mga bibigay special award. And most probably this is the very first awarding ng Charity Riders 1PH and Moto Influencers Awards on April 14 at Robinson's, Pangasinan, 2 PM. So yan, attend kayo. Sige po. Brother, baka para makapagsayaan tayo. At kuya din. Mamaya may Dr. Naka-register. Black na, no? Ano tayo doon? Bigla siya mag-umbisa, Doc Vlog. Hindi, ang ano kasi, ang main natin doon is our camaraderie. Yung matouch natin yung ibang rider na hindi nang, dahil big bike ka, hindi ka na nila abot. Ang gusto lang namin paramdam sa bawat rider is pantay-pantay tayo, lahat tayo tumatakbo. Paramdam natin sa kanila, they're not left behind. No, naka-big bike ka nga, pero, di ba? Hindi naman pala yun yung nararamdaman mo. Gusto mo rin pala sila makasama kahit maliliit yung motor nila. Wala ka motor nila, di ba? Hindi natin alam, baka mas masaya pa yung mga small CC. Di ba? Tsaka pag-ride natin, di mo alam na ang saya pala nilang kasama kahit naka-big bike ka, di ba? Yun yung sinasabi natin, kamaraderi. Kaya nga, we build this organization, big bike ka man, small bike ka man, pero importante, we help together. So guys, once again, welcome to Rev Up Moto. And syempre, this is our guest. Nagpapasalamat ako sa mga guest natin, kay Kuya Oliver, kay Doc Sack, kay Kuya Den. Na talagang this is the fourth namin na live na nagbigay kasiyahan, nagbigay information, nagpalitan kami ng usapin dito regarding about tourism and adventure. At marami kahit ako, kahit sila, marami kami napulot sa isa't isa at kayo din. Once again, talagi po natin tatandaan, keep safe everyone, and this is Rev Up Moto. Yay! Yay! Let's go! Yay! 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 Thank you, Rev Up Moto. Yan, Rev Up Moto. More power.